Yung mga tinanggal kong parts ay nilagay ko na rin dito sa ating mahiwagang lagayan ng ulam. After kong mahugot, inumpisahan ko na luwagan tong kanyang mga gintong crankcase bolts. So itong red na to ay ang activator ng kanyang hardener. I-press lang natin ng ganyan para ma-activate ang kanyang hardener. What's up guys, and today iniwan ni Boss Junel yung kanyang Rider 150 dito sa shop. So i-repaint kasi natin yung kanyang crankcase at valve cover into Truckbed. So ito, overview muna ng kanyang motor bago natin umpisahan. So ito na nga, bago ang lahat, i-drain muna natin ang engine oil since sabi din niya diretso change oil na rin para minsanan ang pagbabaklas at pagkabit. Gamit ang 14mm na socket, nilawagan ko lang ang drain bolt dito sa baba at dahan-dahan lang luwagan hanggang sa lumabas na yung langis. Tinanggal ko na rin yung engine oil cap para mas mabilis mag-drain. Sunod ko namang tinanggal yung sa may oil filter. So asahan natin na may tutulo pang langis dito guys. Yung mga tinanggal kong parts ay nilagay ko na rin dito sa ating mahiwagang lagayan ng ulam. Dito ko rin nilalagay yung mga iba pang kakalasin natin na bolts at parts. Next kong tinanggal naman ay itong sa may footrest sa clutch side gamit ang 12mm socket. Luwagan lang natin tong dalawang bolt na to. Next is niluwagan ko naman tong bolt para sa kanyang kickstarter bago tanggalin. And ayan, hinugot ko lang tong kanyang pinion clutch release kasama na yung arm clutch release. After kong mahugot, inumpisahan ko na luwagan tong kanyang mga gintong crankcase bolts. Gamit ang 8mm socket at dahil may nakalagay pang engine guard, inuna ko na siyang tanggalin. At ayan na nga, timelapse na rin habang kinakalas ko isa-isa ang kanyang mga gintong crankcase bolts. After maluwagan dito sa clutch side cover, unti-unti ko siyang tinatanggal para hindi sana mapunit yung kanyang gasket, kaso sa kasamaang palad napunit, kaya bibili na lang uli ng bago. And ayan na nga, dumako naman tayo dito sa may stator side. Niluwagan ko din gamit ang 12mm socket sa bandang shifter kasi i-repaint din natin yon, same sa footrest sa kabila into Truckbed. Ayan, niluwagan ko rin yung kanyang shifter at pinukpok pa nga gamit ang rubber mallet dahil medyo mahigpit. Madali ko lang din naman siyang nakalas at ayan na nga, luwagan na natin tong crankcase cover sa stator side gamit ang 8mm socket. So make sure na itapat lang din natin dito yung oil pan kasi siguradong may tutulo pang langis dito. Dahan-dahan ko din siyang hinuhugot pero sa kasamaang palad napunit din ang gasket sa side na to. And ayan na nga, nakalas ko na yung magkabila ang crankcase. And lastly, dumako naman tayo dito sa kanyang valve cover. Sa pagkalas ko na itong valve cover, inumpisahan ko muna luwagan yung kanyang dalawang bolt dito sa kanyang oil cooler. After makalas, gamit ang maliit na 8mm socket, niluwagan ko lang yung dalawang 8mm bolt dito sa may lalagyanan ng aircut. Gamit ang standard size na Allen wrench, luwagan lang natin yung apat na Allen bolt dito sa kanyang valve cover. Tanggalin na rin natin yung spark plug cap
And after matanggal lahat ng bolts, konting pukpok lang gamit ang rubber mallet natin para makalas konti at matanggal ng tuluyan ang valve cover. And ayan na nga guys, nakalas na natin yung tatlong cover. Umpisahan na nating lihain gamit ang 240 grit na liha. Wet sand lang guys. So time lapse na lang to. And hindi ko na nga pala tinanggal yung stock paint niya since magandang base paint na rin to since stock lang naman. Kung na-repaint na to, dun lang tayo magtatanggal ng paint. Siguraduhin lang din natin na nalihan ang lahat ng surface para mas magandang kapit ng paint. After ko nagliha, sinabon ko na rin siya. Gamit lang ang car shampoo at paintbrush, kinuskus ko ng mabuti para siguradong matanggal din lahat ng oil at grasa na naiwan para mas makapit ang paint. After sabunan, ayan, banlawan na natin. Then after natin banlawan, gumamit na ako ng blower sa pagpapatuyo na itong crankcase para mas mabilis. After magpatuyo, lagyan na natin ng tape yung mga part na ayaw natin malagyan ng pintura. Since nahirapan ako tanggalin yung bolt dito na to sa stator side, gumamit na lang ako ng electrical tape dito para mabalutan, which is okay naman. Kinat ko na lang yung excess ng tape gamit ang cutter. Mas okay sana guys kung painter's tape ang gagamitin or yung paper tape. Mas madikit kasi yon sa mga ganitong surface. Well, try lang naman tong electrical tape na to, which is gumana naman. Dito naman sa kanyang valve cover, yung aircut cover na lang mismo ang pinalutan ko ng tape, saka ko siya ipinatong na lang sa part na ayaw ko malagyan ng paint. And ayan na nga guys, ready to paint na tayo. Ang ibubuka ko nga pala dito is 2K07 Truckbed block ng Samurai paint. So itong red na to ay ang activator ng kanyang hardener. I-press lang natin ng ganyan para ma-activate ang kanyang hardener. And once na-activate na to, within 6 to 8 hours is dapat ma-consume na natin lahat to or mabugahan na natin lahat ng kailangan nating bugahan para di masayang. After kasi nyan is titigas na yung paint sa loob at di na natin magagamit. So once lang tong pwedeng gamitin once na na-activate na natin yung hardener. Umpisa na natin bugahan guys. Sobrang dali lang ibuga na itong truck bed since wala naman tayong inahabol na perfect finish. Papansin nyo din guys na sideways ako magbuga. Mas madali kasi bumuga pag patagilid. Sa una, nasa half foot lang yung layo ko sa surface na binubugahan para masigurado din natin na lahat ng part niya is malagyan. Sinama ko na rin tong kanyang footrest at sa may shifter. Yan na yung itsura niya after ng first coat natin ng truck bed. So second coat naman tayo, medyo malayo na ako magbuga dito para mas lumabas na yung texture ng truck bed. Sa 1 foot or mas malayo pa yung layo ng buga ko sa surface at medyo kalat na rin yung pagbuga dito. So yan yung tip natin guys dito sa pagbubuga ng truck bed para lumabas yung pagka truck bed lalo. And ayan na nga, after natin magbuga ng second coat, patuyin muna natin. And sabi nga ni Boss Junel, lagyan na rin natin ng red na lining or details yung kanyang crankcase. Meron tayo dito ng 33.6 red ng Samurai paint din. So gumamit ako dito ng syringe or ringgilya sa pag-paint ng lining niya. Di ko rin muna inubos yung truck bed para just in case may pambura tayo pag nagkamali. So time lapse na lang to guys and papatuyin na muna natin to ng ilang araw bago natin ikabit.
ito na nga ang kanyang after result, guys. Truckbed crankcase. So, abangan nyo na lang next vid yung pagkakabit natin dito sa crankcase na to. So, hanggang dito na lang muna. And as always, ride safe. Peace!